So papanoorin lang natin yung dalawang trailers and then punta na natin yung mga important highlights ng project na to. We failed. We failed each other. We failed our planet. Global warming caused natural disasters no man could imagine. For the first time ever, humankind is on the verge of extinction. But there's still hope. Our scientists have created Ertha. Your mind is connected to the metaverse. Here, you recreate your own version of global events to avoid the extinction of humankind. Own and utilize land in a sustainable way. Develop your hex and build communities inside. Become a leader of your city. Develop possibilities for other citizens. Research, build, rent, or sell real estate infrastructure. Prosper and make profit with each choice you make. Take responsibility in economic, political, scientific, and military decisions to save the world. Invest in agricultural land. Help feed Ertians by building your own farmlands. Invest, grow food, produce goods and products for a price that will impact everyone. Ertha is full of rare resources, lands, and possibilities. Find the best way to extract minerals. Build your corporation and make use of every resource to prosper. Every action you take influences the world around you. 71% of Ertha's surface is water. Develop your ocean hex. Explore and build oil platforms, fishing areas, and ocean resources for the Ertha world to trade in a sustainable way. Our real world has fallen apart due to governments and corporations making the wrong and late decisions. We have a chance to make things right. Let's collaborate, learn, and make a difference in Ertha's metaverse. It's your turn to make decisions. Build a world you want to live in. Okay. Basic lang naman yung gusto nilang gawin eh. So, nag-create siya ng virtual world, tapos pwedeng i-simulate yung lahat ng mga pangyayari sa real world. Makakapag-own ka ng land and at the same time, yung mga nangyayari within the earth. So, yun yung tinatry nila na gawin dito. So, panoorin naman natin yung next na trailer pa nila. Welcome to Ertha. What you see here is a simulated world. One that can be a better version of the real world. That we almost destroyed with wars and ignorance. The first awakened from the cryosleep created it the way they preferred. Building real estate, selling it, or renting it out. I was born in Ertha, and I'm going to do things my own way. I'm going to succeed, and nothing will stop me. Or maybe I'll do it right after I settle down a bit. At least I can start off with designing my place the way I want. Or maybe the way we want. I'm going to work my butt off and earn enough to fulfill my vision of a new world. And nothing is going to stop me. Don't get me wrong. Big city life, working in a company, or as a freelancer are all good options. But I always dreamed of luxury real estate. I know I'm really good at it. I'm going to be very successful. And guess what? Nothing is going to stop me. Someday I will see the real sky. But for now, I want to learn how to build the best world where I want to live in. Okay guys, so yun lang yung Ertha. So, kung mapapansin nyo guys, pwede ka rin maging real estate broker dito, no? Kasi pwede ka mag-own ng sarili mong land and then pwede mo siyang i-resell parang afterwards. Mamaya makikita nyo ano yung difference ng mga pricing and ano yung mga earning potentials. I think solid talaga yung mga background nito without bias. Kasi alam nyo naman guys, important sa atin, ma-filter natin yung mga legit projects. So ngayon nga guys, punta tayo dito sa website ng Ertha. So guys, kita nyo naman dito sa website nila, secured website, ertha.io. And then, thanks to emphasize din
yung token nila nasa KuCoin niyan, nasa Huobi, PancakeSwap and Bybit. Alam naman natin na tier 1 CEX yung KuCoin, 'di ba? So pwede na rin kayong magpunta dito sa early beta preview na nire-release nila yan. Nag-release sila ng mga patches every update na ginagawa nila. So kung makikita nyo nga dito yung mga hexagon, so yan yung mga space na pwede mong i-buy and sell. Kanina sinisilip ko dito yung sa Philippines. Saan na yung Philippines? Okay, check natin. Ayan, di ba? Ayan yung Philippines. Pag nakita nyo dito guys, meron ng mga owner, yung mga siguro ano ba, mas mga developed na mga places sa Philippines. Like for example, ito, yan may owner na tong Manila, PH. Etong Quezon City, wala pa. Pero ito, Manila PH din, binibenta ng $29,000. Pero imagine, nakita ko pag Philippines, mga bentahan niya lang is $240. Eh. Pero talagang may mga bumibili dito and then tinatry nilang i-resell yan. Alam nyo naman sa NFT, pwede mong, I mean, hindi mo hawak, di ba, yung pagbenta. Depende na lang sa mga tao paano nila i-value yan. So like, for example, itong Puerto Princesa, and meron din silang Tinko, ito parang, ano eh, meron siyang airport. So nakita ko kasi parang depende sa lugar, meron siyang mga maraming mga parang pin na ganito. So siguro yun yung mga resources na meron siya. So the more na nade-develop mo yung hex mo, siguro the more din na tumataas yung value na pwede mong isell. So yun guys, I think eto na yung pinaka beta pa lang nila, more on ownership. Pero hindi ko pa makita eh kung pwede mo na bang laruin yung game. So ito, mayroong for sale, mayroong minted, may tokens and reserve. Yung pinaka storyline yan, may iba-ibang mga roles. Pwede kang maging businessman, kaya yung parang nagpo-produce ng mga products. And then warrior, pwede rin. So parang ito naman, parang more on military, mga security. Pwede kang umatake ng ibang lugar. Or pwede mo lang din i-defend yung sarili mong lugar. Scientist sila yung mga sa innovation. Parang with these roles, maraming mga activities na pwedeng gawin sa Ertha na magkukos ng maraming mga transactions related sa employment tax, sales tax, company fees, hanggang sa airfare fees. So yung mga fees na to, dito kumikita yung mga may-ari ng mga lands. And kapag chinek nyo nga itong game mechanics, napakaraming mga parang sabihin na nating industry or mga activities within the game. So ito yung energy mechanics, production mechanics. Hindi naman nila yan na-release ng biglaan. So nakita ko dun sa mga social media accounts nila, parang unti-unti rin nila yan dine-develop and nire-release pa isa-isa. Parang ngayon yata, pag meron kang character, pwede kang maka-acquire ng different skills. Tapos parang by the end of this year, first quarter next year, dun palang magkakaroon talaga ng economy yung mismong virtual world na binubuo nila. Pero yun nga, meron silang mga development progress na nire-release periodically. So pwede nyo yun i-check na lang. Ang goal din kasi ng platform nito, para makapag-socialize din yung mga tao. Although sa early development, more on owning yung mga digital asset, pag-develop ng digital asset mo para tumaas yung value nun. Move on tayo. So yun nga guys, kapag naka-own kayo ng NFT land sa Ertha Metaverse, so meron siyang lifetime revenue. So depende na lang yun sa belief nyo kung nakikita nyo ba na yung project na to is merong big potential in the future. So yun guys, kapag gusto nyo bumili ng land, so yun, pwede nyo nga itong i-click tapos idadirect na kayo dyan sa another website, sa market, para makabili kayo. So ito yung mga available. Right? So makikita nyo dito na yung pricing pa rin naman ng ibang mga hex dito, nasa $120. So ito, pwede ka maka-own kasi ng mga water resources. So pwede ka pang mag-filter dito ng iba. Kunyari gusto mo ng airport, tapos gusto mo siguro sa makabayan tayo eh. So gusto natin sa Philippines. Search lang natin yan. Ayan. So ito yung mga available. Ito na sa 2,700. Mukhang secondary market din to. So, nire-resell na rin siguro ng iba yung asset na meron sila. So yun lang. So check nyo na lang din yung market kung interested kayo na mag-acquire ng sarili nyong land or water resource. Actually guys, meron silang mga ongoing na airdrop ngayon, Glimlink task. So isi-share ko na lang din yun sa description para makasali kayo. So opportunity pa rin yun sa inyo as viewers. Okay, so earn and generate revenue by playing Ertha
real-world simulation, player-driven economy, wars, and politics become an Ertha landowner. So, as in siguro, ginagawa nila ng realistic to, no? Parang depende sa ano, continent or sa country mo. So, ganun din siguro yung mga resources na pwede mong i-develop and yung influence or power. So guys, investors, ito yung sinasabi ko, bakit sobrang bigat din ng project na to? Kasi antitindi rin ng mga partners nila dito. So, na-mention ko naman sa inyo, yan, yung GD10, gano'ng kabigat yan, yung mga X21, Shima Capital, OKX, Black Team Ventures, yung Polygon. So, yung iba dito, familiar na mga venture capitals, iba, Lavender Capital. Right guys, so itong project na to guys, binibuild siya ng tatlong game studio. Ito nga yung Three Towers, Uraga, and Outfusion. So talagang ito na yung expertise nila pag develop ng ganitong mga games. So in terms of roadmap naman, so kung makikita nyo, 2021 pa nag-start tong project na to since Feb pa. And then ngayon, nandito na tayo sa 2022. Ang important na malaman natin ngayon, ano na ba yung mga expected activities ngayon? So yung July, client release, play Ertha on desktop. So I think yun na yun, parang accessible siya sa browser. And then yung June, so level up your character and learn real world skills. So nakita ko naman yun dun sa Telegram nila na isa yun sa mga ginagawa nila ngayon. Parang ano yung type ng industry and skills na gustong matutunan ng character na ginagamit mo. Tapos yun nga, yung beta V0.2. So ganyan kasi ginagawa nila eh, every release. So nagmo-move yan from ng versions 0.2, 0.5 hanggang sa mag 1.0 na yan. Yun na yung may economy na. So ngayon yata parang hindi pa siya play to earn yung mismong laro. Kasi nakalagay dito, play to earn release na siya ng Q1 2023. Pero yung earning potential mo dito kapag ka landowner ka nga, meron siyang mga benefits ng landowner. Parang yung point lang naman dito is kapag nauna ka, mapipili mo yung location na para sa'yo, and at the same time, yung mga activities within the lands, so pwede ka dun kumita. And syempre, kung meron kang land dito, kung magiging in demand siya, so syempre, mas tumataas din yung value ng land. Mabibili din natin siya ng mura. Kasi for example, dito, ang bentahan lang ng mga land dito pag Philippines, nasa $240. Pero nakita nyo naman kanina, yung iba nagbebenta na sila ng nasa, you know, $1,000 pataas na. Water resources, ayun pala, $120 pala talaga siya dito. So wala pa kasing nakakapag-own nun and discover ng mga water resources na yun. Kaya siguro hindi pa ganun kamahal yung ibang mga selling. So depende naman kasi siya sa mga owner kung paano nila ibibenta yan. So sa unang 10,000 NFT land plots, ito yung mga prices na masusunod. Pero yung mga susunod, mayroon ng plus 20% increase. So isa rin yun sa mga benefits ng mga unang bibili. So mas mura na nga nila mabibili yung mga lands. So yun guys, nasa BSC pa itong mga NFTs na to. Pero tingin ko magko-cross-chain din sila in the future. Kung babalik naman tayo dito, ano pa yung hinihintay natin? So yung HEX update, explore your HEX, multiplayer update. So isa to sa mga nakita ko sa Telegram din na parang pwede ka na makipaglaro sa ibang mga friends mo. So siguro ngayon, solo-solo gameplay pa lang yung nagagawa within the beta launch. Okay guys, yung team din nila, so docs na docs yan. So kita nyo naman yung advisors nila coming from Illuvium, tapos sa X21. And then yung team, so ito guys, makikita nyo yung mga LinkedIn nila available dito. Yung kausap natin dito si Eva, so siya yung head of partnerships. So Game Master, COO, head of community, head of economy, head of resources, yan sila guys. A team of 20 experts na nag-specialize sa game development, blockchain development, UX, UI design, social media strategy, art and design, digital asset development, business market strategy, at content creation. So kailangan nyo i-familiarize yung sarili nyo dito sa mga roles na pipiliin nyo. So yan yung character path na meron, businessman, warrior, and scientist. I-check nyo yung mga game mechanics, parang saan kayo pwedeng makapag-focus din dyan and makapag-take advantage. Right? So tokenomics, daanan lang natin ng mabilis.
So tulad nga ng sabi ko guys, kung papasok kayo dito, syempre familiarize nyo lang kung kailan marirelease lahat ng mga tokens. Apparently nasa mga 3 years timeline to, and then merong mga cliff na nakikita dito. So never natin makokontrol yung selling and buying pressure, pero kung marami talagang sumasalo or naniniwala sa project, diba, it takes time. Basta ang importante yung fundamentals ng project, diba? Kung tingin natin na may potential siya and willing tayong mag-take ng risk, then pwede nating pasukin yan. Kasi yung token nila is murang-mura ngayon, nasa 50 centavos lang. Kasi nga, ang supply nito is 2 billion. So yung all-time high niya nasa 22 pesos and all-time low, yun nga, yung price niya ngayon. And hindi na tayo magugulat dyan kasi nga medyo hindi talaga okay. Hindi pala medyo. So hindi talaga okay ngayon yung market natin. Right? So kung interested kayo na puntahan yung community nila, meron silang 124,000 followers para sa Ertha Metaverse. That's peak, di ba? And then meron nga dito yung mga Glim Link na isi-share na lang natin sa description mamaya. Ito, isa na to. Tapos meron pa silang collaboration with other projects ito. So, nandito rin yung Glim Link. So, share natin yan mamaya. Aside dito sa Twitter nila guys, sa Discord server nila, nag-join ako kanina. So, meron silang around 70,000 followers. So, malaking community na rin yan for a certain project. Pero syempre, hindi naman natin alam talaga yung takbo ng isip ng mga tao, di ba? Hindi lahat yan as in solid sa project. Pero good sign din yon na kahit nilang mag-build ng community nila sa project nila. Okay guys, so I think yun lang, no? So, napag-usapan na natin lahat ng mga information about this project, the team, solid background, yung mga partners nila, big names known sa space na to, and then meron na silang mga na-release na beta version ng project nila and constantly evolving pa yung project, and then yung tokenomics nila, so yun nga, 2 billion token supply yun, so for sure it will also take time, it will take big community rin and exposure para mapataas pa yung value. And then nakita rin natin yung potential dun sa mga land nila, no? So affordable yun sa inyo, then pwede kayong bumili. I-share ko na lang din yung link ng market nila dito sa description. Actually guys, meron ngang good news din dito. Dahil nga nirequest nila tong video na to sa channel natin, so binibigyan nila ng 30% discount yung mga member ng community natin or audience ng NKC in case na gusto nyong bumili ng NFT nila. So big plus yun sa atin, di ba? Kung makabili kayo, kung gusto nyong laruin to or kung gusto nyong i-resell, meron na kayong automatic na 30% na pwedeng maging revenue. Hindi talaga lahat para magiging sobrang bilis na path para kumita ka, diba? So it takes time and it's all about the fundamentals din. Kung meron kayong mga tanong dito sa project na to or meron kayong gustong i-share based sa experience nyo, so lagyan nyo lang sa comment section. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye!